po, shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Support po natin ang kanyang YouTube channel, mga Kalingap, no? Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. And thank you very much. Mario's Vlog, thank you very much. Mga Kalingap, mga Kapobrel, at supportahan natin. Ayan po mga Kalingap, oh. Ayan, nandito na si Kalingap Victor. Ay bro, saan kayo? Saan punta nyo? Ganito ya. Oh. Nung napunta kami dito at sabi nga emergency. Oh. Yun nga, pinunta namin kay God ngayon. Meron din humihingi ng tulong namin. Oh. Si Ninong. Oh, ay. Sa doon. Oh. Kailangan ng, ano po, ng pagkaramay. Pagkaramay ng isang tunay na kaibigan at pamilya. Ayun, pupuntahan po namin siya. Ay, ganun ba? Napanandam po namin kung gaano namin minamahal. Kaya ito, panawagan ko kay Tekla. Oh. Maging kampante ka, Tekla. Maging masaya ka. Kasi ang kapatid mo ay kapamilya na namin. At syempre, pamilya na din ang turing namin sa'yo. Ayun, syempre naman. At saka, darating siya, di ba? Darating po si Tekla. Basta magkatalo sa manok, kapamilya sa namin. Basta magkatalo ng manok. Pakatay. Pakatay sa manok. Mamaya, mamimili kami. Anong gusto niyo pong manok? Yung native, may Texas? Siyempre, native lang. Native? Ayaw, ayaw mo nun. Masyadong money yan. Masyadong mahal yun. Oo, saka baka manlaban pa. Saka expensive yun, oo. Kaya nga, ganun na lang po. Halimbawa, dumating dito si Tekla, anong una mong, paano yung gagawin mo sa kanyang pagpapakilala? Ano? Sabi nito, hello po mga katalsik! Dito po kami. Kasama natin si Tekla. Ayan. Siyempre, hug. Hug, oh, hug. Hi, hi. Yun, yung gagawin natin kay Tekla. Siyempre, family. Family that brings together. Diba? Hindi kahit tayo isnabin. Hindi, yun. Mabait yun. Hindi, mabait yun. Mabait yun. Sa mga, ano, ng mga tao na mga homes ganyan, na meet siya in person, mabait daw. Ay, so, talaga? Sige, mato, mapapatunayan natin yan mapatunayan pagdating natin dito. Yan. Hawakan ko agad yung puso niya. Yung puso. Talaga. Oh, ayan, sandali. Tawag ka ho. Ay, hindi to na pala si Kalingap Victor. Kalingap Victor, buong kamusta na kayo. Ano? Kanina nga nila ako, umaga dumating Parikoy. Ay, kan. Ayan, welcome back sa Dait. Ano eh? At kumusta na yung bakasyon natin? Ayan, solid po. Kaso lang, ayun, wala tayong upload. At least may live ka naman. Wala, di naman lagi yung live ko. Kunti lang yung live ko. Bahala na si Lord. Ayun. O siyempre, huwag lang tayo magkakalimot sa kanya. At, sige bro, saan kayo? Saan napunta ninyo ngayon? Ingat-ingat lang. Dyan, Paring Alex. Okay. Tahan po namin si Ninong at nangangailangan siya ng tulong. Tulong, rescue. Tahan po kami Ninong. Sige. Mapunta na kami. Hindi mo ba alam na live ito? Po? Live ito? Live yan? Hindi. Hindi mo siya naka-live. So, bye-bye. And farewell. See you later. Oh. Okay. Alam ko kailangan mo ng tulong namin. Talagang tulong talaga. Oh, sige na. Ingat. Huwag lang financial. Okay. Malaki yung ano? Oh, hi. Malaki? Eh, sabi niya nga. Tinangan natin. Okay, bye. Bro, thank you. Ayan, okay po. Ayan po, dito po tayo ulit sa Bunggo, ano? At ayan nga po, ano, binabantayan natin hanggang ngayon. Sana po matapos na rin ito ngayon, ano? Konti na lang po, binabalik na itong mga piyesa na binili. Ayan, malapit na po itong matapos. Thank you.
Ayan po ano, naikap. Ayan, sana po ano matapos na rin ngayon kasi ano, halos maghapon na po tayo dito at itong shock absorber o pinacheck ko. Kaya lang wala po ditong kwan, walang available na shock absorber kaya hindi ko na lang pinatanggal kasi kapag inorderan yan medyo matagal-tagal. Yun nga po ang mahirap dito ano. At ito na ilagay na rin yung brake kasi ngayon ay hapon na. Sana ano po matapos na rin itong kwan ngayon. Ayan, nakakabit na ang lahat. Medyo i-blade na lang ito para yung brake ay gumana na. Para bukas magamit na rin po ano. Pero sa palagay ko matatapos pa ito ngayon. Kaunti na lang naman siya. Pinag-blade na lang yung brake niya. Hanggang para magkaroon na siya ng preno. Dito po talagang hindi ko po ito iniwanan dito ano, hanggat ngayon nga maghapon na dito at yung ang hirap po kasi dito ano, halimbawa gusto mo ng mga piyesa ng ganito na walang available dito, maghahanap ka pa tapos mag-order kaya medyo matagal. Kaya yung mga okay pa, huwag na munang kapalitan. Ito nga pong brake master dito sa taas. Tinanong ko kung meron, wala silang available. Kaya kung meron sanang available ay papapalitan ko to. Pero okay naman siya. Maganda kasi pag yung pan, halos lahat palit. Ano po, kaya lang dito sa brake master sa taas, walang piyesa. Tsaka medyo mahirap siya tanggalin, talagang matatagalan kasi tatanggalin yung mga yung dice board kasi nasa ilalim yung hydro box niya. Medyo mahirap din po kasi yung mga ganito mga ginagawa lalo kapag nasa loob doon sa loob na yun. So ngayon pinag bleeding na lang po. Ayan o. Kwan siya o, medyo malalim. Saka halimbawa i-adjust lang yan, medyo kwan, matatagalan po dahil tatanggalin yung mga dashboard niya sa ilalim. Hindi kayang abutin ng kamay yung kwan, yung adjust sa loob. Yeah. Ayan po, nakakabit na ang mga brake na yung lalagyan na yun natin yung mga gulong. At ngayon, matatapos na rin yan. At siyempre, pag natapos na to, check natin sa labas para makita natin kung okay na siya. Dito sa baba, dito po sa mga brake, dito sa mga ginawa, okay na to. Ayan, kaya, ang may ko na lang ako dito sa taas itong brake master niya. Hindi na muna kasi pinacheck kanina noong yung brake master para sabay-sabay na tinanggal. Ayan. Sana okay naman po no, pag yung tapos na lahat. Siyempre i-check ko lahat yan kung okay na di okay. Ayan. Sa ngayon po ano na medyo hapon na at tayo na lang nandito. Ako lang nandito, si Toto Ewang nasaan, mayroong pinuntahan lang. At maya-maya siguradong nandito na rin yun.
At ako po talaga, ano, hindi ko dito binitawan, dito talaga ako. Para makita natin kung ano yung mga ginawa. Kasi po ano, kapag nagpagawa ka talaga ng mga sasakyan, kailangan babantayin mo rin. Lalo na kapag hindi mo kilala yung mga gumagawa, kailangan babantayin mo para unang-una, kuan, yung makakatipig ka. Kasi alam mo, at kapag nandyan ka, medyo alam mo kung ano ang mga ginagawa nila. Tsaka yung mga mekaniko, medyo ingat kapag may nagbabantay. Yun lang, kapag wala kang alam, ay ito pa rin, kapag alam nila na wala kang alam, siguradong yung iba kasi hindi naman po honest, ano, hindi naman natin nila lahat. Merong iba kasi na kapag alam niya na pwede kayong mapagtirahan, titirahin kayo. Kaya itong gulong sa unahan, inilagay ko sa hulihan. Kasi mga bago pa na po ang gulong ito sa unahan. Maganda pa po talaga. Bago yung sa unahan. Kailangan ipagkuhan po anong bago yung sa unahan. Malakas yung sa unahan. Ayan, mga bago pa sila. Kaya lang mas nilagay ko yung maganda sa unahan. Kasi yung unahan talaga dyan ang nagdadala kung saan ka pupunta. Minsan kasi yung unahan ang pumuputok kapag hindi. Kapag unahan po kasi ang nagkaroon ng problema, delikado na yung steering ninyo. Kaya lalo na kapag matulog kayo magpatakbo. Ayan. At least ngayon okay na rin. So, ngayon po pinapa-adjust ko na lang yung brake sa hulihan kasi medyo matigas pa. Ngayon kapag na-adjust na yan, check natin ano po. Ayan, sa lahat po ng mga nanonood, ano, please po paki like and share naman po itong ating video dito. Ito po ay kuwan ko lang po dito ito na sa mga wala pong alam na sa mga sasakyan ninyo, kuwan lang po ano, sana ingat-ingat lang din sa mga kapag hindi nyo alam yung mga pinagagawa ninyo. Ayan. Siyempre, unang-una po ano, yung mga gulong nyo. Kailangan na bago umalis, ipacheck ninyo kung talagang mahigpit siya. Dahil unang-una, mga tinanggal nila. Meron po kasi na mga mekaniko na ganyan na minsan yung gulong hindi na ihigpitan. Kaya pag alis mo, hindi ka pa nakakalayo, tanggal na yung gulong mo, kaya delikado masyado. Kaya pina-check ko po ano, kahit na ginawa na yun ang makina. Kailangan po talaga ipapacheck yan. And share out po sa lahat ng mga viewers natin, mga kalinga, please po. Palike and share naman po itong ating video at pakikuan po, huwag na po sana natin i-skip yung ads, ano po. Kaya nga po ito, mga kalinga, ano, kung makikita mo po, ito po ay hindi isang charity. Ay ganun na rin po ito, parang isang charity na rin to kasi dito po ano, wala naman po tayong kung dito, ito po ay isang charity ko dito sa pagbantay dito sa sasakyan. Ayan po, titestingan nga natin sa taas. Mga kalingap, sa ngayon si Bunggo ay nakalabas na. Ayan, tapos na po siya, no? Ayan, medyo binibreak in na lang po. Thank you.
Pero din bro, kasi alam mo yun. Ha? Pero din bro, alam mo yun. Ha? Alam mo yun. Sorry, kagit. Hindi, bracket lang yan ang spray. Wala man yan. Kala po, di ba matatanggal yung spray? Hindi, wala yan. Pagkabitan yan. Ha? Pagkabitan ito. Saan, anong kwan ito? Anong bracket ito? Pagkabitan ito sa spring. Oo nga, saan nakakuan yung spring? Bakit may spring? Anong? Suporta ng sa brick daw eh. Suporta ng brick to? Ay, sa ano man lang po yun? Ay, wala. Hindi, yun wala yung problem. Ito mo? Pero kapalik mo. Ipa-phone na lang, ipa-wilding na lang. Kung mayroong extension ha? Dito, kahit kami na mag-wilding na. O, oh, sige na. Wala nga, walang extension dyan. Wala yung extension na. Saan niya nakakabit? Pakita mo nga. Ay, ayun, doon. Baka pag welding niyan matamaan pa yung maliit na hose sa brake. Delikado 'yun. Hindi ba tagal pa 'to? Oh, hindi. Walang hose doon na yung brake pipe na matatama pag yung welding. Wala. Wala. Maganyan. Alam mo kung saan 'yung nakakuan pa welding na lang? Ganyan lang 'yun. Tatawin na ako 'yan. Nakita mo? Hindi nga, hindi na laglag, matagal ng putol. Kung ano yan? Ayan po mga kalingap, so ayan po, nagkuha na ni Toto yung kuhan. At na-kuha na rin po natin.